Anak, ano ba ang binabalak mong gawin? Iiwan mo ba si Tristan sa sitwasyon niya ngayon? Ayaw ko sana umabot sa ganun, Sam. Napakalaki ng utang na loob ko kay Tristan. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung iiwan ko siya sa ganitong klaseng sitwasyon. Sige, ako na lang iintindi. Ako uunawa hanggat kaya ko. Hanggat kaya ko, Chang. Dahil ayaw ko rin mamalayo yung anak ko sa ama niya. Pero naiintindihan niyo, Chang. Oras na madamay ang anak ko sa problema na to. Mas pipiliin ko kung ano yung nararapat para sa kanya. Yung problema kay Jenna, Supreme Pacific, sakit ni Angelo, lahat kakayanin ko. Pero yung pagbabago ng ugali ni Tristan, dapat tinutulungan niya yung sarili niya. Kung hindi mawawala sa kanya yung pamilya niya, marunong ka talaga, King, ha? Oo. Pinapanood ko dun sa internet. Ang hirap sundan, eh. Relax ka lang. Siyempre, news ko to. Ako pa. Wow! Ganda nitong long sleeve mo, nak, ha? Talaga, Tay? Oo. Buy one, take one yan, Tay. Pero mahal pa rin. Oks lang yun, nak. Ang tawag yan, investment. Eh, bossing ka na, eh. Dapat yung astat forma mo, pambossing na rin. Ayan. Oo, kuya. Isa? Oo, pwede ka na yung pangregalo sa Pasko. Tumakbo ka na. Ang kulit talaga, oh. Maglalagay lang ng necktie, hindi nyo alam. Ako alam ko yan, gumamit ako niyan nung kasal namin nung nanay nyo. Kaya ginawa kong regalo, eh. Silence. Ha, ulo yan, eh. Tignan mo itong gagawin ko. Itong tinatawag na necktie. Parang hindi ka naman naka-necktie sa litrato niyan, Tay. Necktie yun, di lang masyadong halata. Yan. Yan. Eh, parang mas bagay na... Awww! Ngayon nyo naman ako aso, Tay. Para naman ganun. Kasi ang dami pang style-style ng ano na yan. Style para mas... Ay, naku, Apo. Kahit ano pa ang suot mo para sa akin, ikaw ang pinakagwapo. At kahit ano pa ang tsura mo, ang importante ay kung ano ang laman nito at nito. Kagwapo ng Apo ko talaga. Manang-mana sa akin. Hindi na, mana sa akin. Sa akin. Mana sa akin. Ang liit ng mata. Tingnan nyo. Ikaw. Talaga. Yun pala eh. Ah! Oh, huli. Yun yun eh. Oy? Oh, ito yun eh. Bagay sa'yo na ka. Talaga, Tay? Oo. Oh, po, ayos ba? Oo. Ayan. Perfect. Ayun yan. Ganyan yung ginawa ko sa'yo kanina eh. Ito yung ginawa mo kanina. I-chess out mo konti. Na. Chess out. Balik ulit sa dati. Yan? Chess out. Tapos lagyan mong konting alon. Anong alon, Tay? Alon. I-ganan mong konti. Yan. Isa pa. Isa pa. Yan, isa pa. Yan! Diyan tayo. Diyan tayo. Yaman na na. Kung shawl bomb yun eh. Ano yung tinuturo mo sa mga anak mo? Pakalukohan! Yan, bagay din sa iyan, Tay. Ganda ng shades mo, Tay, ah. Saan ba nang galing? Ano pa ka tayo nihintay? Diyan lang. Sa tabi-tabi. Kung ang bastos. Bastos? And since when did you start to care? Saan ako galing? Zach. Whatever your issues are, kapalit ang tatay mo. Pinuntahan ko si Cheska sa bahay nila. Bakit ako pumunta ron? Because I needed to see Cheska. Kinailangan kong makita ang okay siya.
para naman konting matanggal sa isipan ko at sa konsensya ko na ikaw yung nagpahamak sa kanya! Keep your voice down. Ganun ulit pupunta ron dahil sasabit ako. And if that happens, lalo kang pipigilan ni Tristan makipagkita kay Jessica. Huwag na huwag mong pinilipat sa akin yung consequences ng mga pinagagagawa mo. Baka nakakalimutan mo. Hawak ng mga pulis yung mga kasabwat mo. Kontrolado ko sila. You know what? I'm more worried about you. Alam mo, napakamalas kong tao eh. Of all people, ikaw pa yung naging tatay ko! Sa... taking orders from you. Utang mo na sa akin na hindi ka pa nakukulong. Magpasalamat ka nga eh, tatay kita. Don't you dare dare me. Sa'yo, Jenna. You'll be sorry pinagpalit mo sa isang Tristan Luzado lang. Napag-inigong tayo ng linggo pagkatapos magsimba. O, para tayo nagpipiknik sa circle, di ba? Sarap! Gusto niyo pa na sa labas to? Lagi kumakain, ha? O, dito tayo lagi sa labas kakain. Problema ba yon? Wala! O, picture muna tayo, bilis-bilis! O, sige, picture na tayo na. Pogi ko! Dumikit kayo sa akin sa gilid ko para kita kayo! Yan! Parang... Pugwapo ko! Sandali, puro mukha mo to eh! Hindi lang kayo marunong mag-apoy. Pon ko to. Oh, eto na! Tapos ko muna! Eto na yung paborito nyo! Yabang itong kapatid mo. Uy! Sinanghang! Boss! At tuyo! Tuyo! Special tayo, may bagoong! Meron! May bagoong! The best talaga ito si nanay, o. Ito na ako. Uy! Sarap niya ito. Parang alala ko yung kotse na yan. Uy! Tay, alas ko. Si Mr. Sandoval. Tayo kayo, tayo! Sir! Salbar! Gawa niyo po dito, sir. Lola ko po. Si tatay. Tsaka kapatid ko po. Alam na nang si Mr. Sandoval. Kumusta po? Good. Sir, balita ko, taga Marindu ka rin kayo eh. Kami taga dami ng dagat, dun sa Buak, dun ho kami dati natira. Kami, taga Gasan. Kami ng dagat din. Ang sarap dun. Nakakamiss. Oo nga ho, nakakamiss eh. Eh, dun ho, simple lang ang buhay. Hindi kagaya dito sa Maynila. Oo. Eh, ako naman ay ganyan din ng araw eh. Naghirap din ako dito. Kaya lang, nagsikap ako, kaya eto na. Sa tingin ko dito sa anak mo, itong mag-aahon sa inyo sa hirap ng buhay nyo dito sa Manila. Nakikita ko, may potensyal eh. Gustong matuto. Yan ang gusto ko sa tao. Salamat, sir. Sir Sandoval, kumain mo muna kayo ng suman sa ibos. Ako ang gumawa niyan. Ano nun ba? Mukhang masarap ah. Sir Sandoval naman, tikman niyo muna. Oh, eh sige. Sir, masarap po magluto yung lola ko. Nako!
Mukhang hahanap-hanapin ko ito, ah. Naku, anytime ho. Mag-request lang kayo. Magluluto ako. Ah, sige ho. Tay, sinawala rin po ang pakotsinito, ah. Sir, salamat po sa magandang trato nyo dito kay Waldo. Alam nyo naman ho, gano'ng kasarap sa ating mga tatay na pinupuri ang anak natin. Ah, siguro nga. Hindi ko kasi alam yung pakiramdam na yun, eh. Wala akong anak, eh. Wala? Asawa? Wala rin. Balo ko, eh. Mag-isa lang ako sa buhay. Nakakainggit nga kayo, eh. Eh, siguro ganun talaga ang tao. Kanya-kanyang swerte. Naku, Mr. Sandoval, hindi pa naman huli. Malay nyo. Sa palagay nyo? Baka nga. Ay, sir. Ay, ano ba talaga ang pinagagawa niyo dito sa anak ko? Balisang balisa at kabado mula kagabi. Kasi magbabakasyon ako sa opisina mga isang linggo. Eh, nagpustahan kami nito. Talo, eh. O, yan ang parusa sa kanya. Siya ang inilagay ko doon sa opisina. Siya ang uupo at mamamahala. Habang wala ako. Parang training na rin. Kung magandang pagkakataon niya, nak. Magandang pagkakataon niya. Ayos ko nga. Astig tong bus mo, ha. Katalo ka lang ulit sa chess. Yan. Dapat ganyan ang attitude mo. Mabuti pa itong pamilya mo, eh. Excited para sa'yo. Kumain na muna tayo. At pagkatapos, pupunta tayo sa Batangas, sa site, ha? Ayun. Ito ba ang kwan? Itong kanawan, ano? Sige, yun. Pwede. Okay kayo. Kukuha lang ako tayo ng pamunas po ng kamay, sir. Baka kailangan niyo po na. Hindi na. Papagpag ko na lang ito. Nakakaaliw na kayo. Hindi kayo mag... Ano? Ito. La. Ito po. La. La. Painit bala. Nay, huwag niyong inumin, ha? Hindi. Batang. Sinanag mo ito sa... Oh. Sa kuwan ba ito? Sa mantika o sa... Ano pong gamit? Mantikilya. Mantikilya? Oo. Oh. Paano nyo nalaman? Ipan nyo na ba? Sir! Ano? Masarap? Okay lang. Ano ba? Ano ba ito? Hindi. Ha? Sanay tayo dyan! Stig. Ingat, sir! Bye-bye! Salamat po! Kapalik ka, mag-usap tayo dito. Sige, o. Usap nga tayo, Nay. Ha? Ano ba? Nangangasim niya ang kilikili mo dahil dyan kay Mr. Sandoval kung ano anong sinasabi mo. Ay, naku, nainggit ka lang. Kaya bumubula ang kilikili niyo, eh. Si Mr. Sandoval yun, ah. Oo. Sinundo kuya mo? Saan daw sila pupunta? Sa site daw sa Batangas. Oh. Eh, bakit ganyan yung tsura mo? Parang nakikita ko kasi si Sir Tristan kay Mr. Sandoval, eh. Ano naman problema doon, King? Wala lang, Tay. Eh, sana ngayon, hindi na mahaluan ng kung ano pang problema yan. Ikaw nga, huwag kung ano-anong pinag-iisip mo. Dapat nga nagpapasalamat tayo at pinagkakatiwala ng kuya mo ng boss niya, eh. Correct ka dyan, Mangkulas. Oo. Di ba? Ba't parang maasim po dito? Naku, pasensya ka na, iha. Yung nanay ko, nangasim yung kilikili dahil kay Mr. Sandoval. Sandali, ha? Nay! Bumubula na naman kilikili nyo. Halika, mag-usap tayo. Ikaw na mag-final check doon sa site natin sa Batangas habang nasa Marinduque ako. Ikaw na rin ang in-charge doon sa pag-approve sa design ng motor system nung pinapadesign ni Mr. Lim na yate. Kailangan natin umpisahan yun within 2 weeks, ha? Pero sir, hindi nyo na ako ito double check yung design bago ko i-approve. Oh, eh para kaya ka pa naging officer in charge kung ako rin pala naman ang gagawa niyang trabaho mo. Sir, kasi ano? Kasi natalo ka sa chess. Kasi iniisip mo kagad na hindi ka magaling. Hindi ka pa naglalaro. Nauuna sa'yo yung takot, eh. Kesa galing, eh. Okay, sir. Sorry, sir. Look, Del Mar, naiintindihan ko na dadalawang isip ka. Pero, hindi ko naging ugali yung magtulak ng tao sa tubig
Kung alam kong hindi naman marunong lumangoy. So prove to me that you can swim. Yes, sir. Sam, naalala niyo ba si Attorney Percy Bartolome, yung senior lawyer dun sa firm na kinukuhan ako ng kaso dati? Bakit? Inimim kasi niya ako yung tinatawag niya kung pwede akong bumalik ng trabaho. Anong sinabi mo? Hindi ko po kung nagre-reply. Pero sa tingin ko makakatulong kay Tristan kung babalik ako sa trabaho. Pag-isipan mo ng mabuti. Ayaw na ni Tristan na magtrabaho ka, di ba? Alam ko naman yun siya ngayon. Pero maganda naman ang intention ko eh. Wala namang masama kung babalik ako ng trabaho. Isa pa, wala namang masama kung tutulungan ko siya sa pangangailangan ng anak namin. Sana maintindihan ni Tristan yan. Napakahirap ng buhay namin noon. Parang kayo rin. Pero dahil doon, nagsikap akong mabuti para marating ko itong kinalalagyan ko. Wala namang masama, di ba? O, wala talaga, sir. Kahit sinong tao, talaga papangarapin maabot yung naabot ninyo. Kaya nga, alam ko na maraming magagalit sa akin eh, dahil ako'y napili ninyo na pansamantalang OIC. Ah! Correction. Hindi kita pinili. Natalo ka sa pustahan, kaya yan ang parusa mo. Delmar, ano ba? Akala ko tapos na tayo dyan sa usapang yan. Iniisip ko lang mo yung mga superiors ko dun sa opisina, sir. Kasi baka mamaya kung ano sabihin nila eh. Alam niyo na, oh. Look, Delmar, those people who talk against you don't have a life. Walang magawa yung mga yun eh, kundi magchismisan eh. O ay bakit ka sasama sa kanila doon sa baba? Amiga, may darating bang bagyo? Bagyong Arian o bagyong Tristan? Oh, hindi pa pinapatulog yan. Ewan ko ba dito sa batang ito, Ma'am Lucy? Hindi man po umiiyak, pero parang balisa. Parang mainit ang ulo, ganun. Kanina pa magmaman. Sige, Lizelle, ako muna. Mapahinga ka, ma. Sige po. Bakit di po natutulog yung baby ko? Huh? Anak, you want story? You want story? Yes? Gusto mo na kay Daddy? Ha? Gusto mo na kay Daddy? Sa disenyo ng yate ni Mr. Cruz, ano kaya kung meron tayong dalawang grupo? Yung isa, magkoconcentrate lang sa paggawa ng design ayon sa requirements ng kliyente. Yung isa naman, sir, gagawa ng realistic na sukat ng yate para dun sa lahat ng gusto ni Mr. Cruz. Mag-aaksaya ka lang ng pera at empleyado sa isang design na alam mong imposible. Eh,
Eh, sa atin kasi, sir, alam natin yun. Eh, kay Mr. Cruz, hindi niya naiintindihan yung mga ganyan. Gusto niya lang makita lahat nung nais niya makita sa ate niya sa isang maliit na disenyo. Eh, kung tutulungan natin siya, di ba, ipapakita natin sa kanya na imposible yung gusto niya mangyari. Makakatulong pa tayo sa kanyang pagpili kung ano yung pwede niya i-compromise. Ay, naku, Delmar. Ikaw na ang bahala. Hindi, sir. Kung tingin niyo hindi okay, di binabawi ko na lang yung sinasabi ko dahil baka makakasaya lang ng oras ng Delmar, mata. Delmar, listen. Itong mga susunod na araw, treat it as though it's a reality show and you are one of the contestants. Of course, you're going to face a lot of different challenges, pero ang goal ay tagumpay. How you define success is all up to you. Okay, sir. Tay! Oh, Waldo. Gising ka pa. Ang ginagawa mo? Ay, nintay talaga kita eh. Ano naman daw nakakatulog nang di kayo kompleto eh. Kamusta yung lakad nyo ni Mr. Sandoval? Okay, okay. Ayos naman. Nakakatuwa lang yung matanda, tay. Bakit? Iba siya mag-isip eh. Sabi ba naman sa akin, tratuhin ko daw to parang reality show. Oh. Reality show? Oo, oh, ayos siya na. Ayos sa akin. Kaya mo lang, tiwala lang na. Tsaka, mukha namang hindi masamang tao yung boss mo eh. O kita mo, dumulog pa sa atin, nagkamay pa. Oo nga, believe nga ako, tay. Malay mo, maging totoo ba lang ara yung maging presidente ka ng isang kumpanya dahil sa training ni Mr. Sandoval? Para kasi nga taas naman isipin, tay. Nakakalula. Eh, o sige, huwag mo nang presidente. Basta importante, huwag masayang yung pinuhunan mo dyan sa long sleeves at saka necktie mo. Ikaw talaga, tay. Hindi. Yung tiwala, yun huwag mong sisirain. Yun ang mahalaga. Siyempre, hindi naman. Kaso lang sa panahon ngayon, tay, di ba? Parang medyo mahirap paniwalaan ng kabutihan. Ah, anak. Pagdating sa kabutihan, hindi kine-question yan. Bagay. Yung condo unit sa Aces Towers. Pwede ko na ibenta yun. Sayang naman yung TSL. I suggest you keep that at yung unit sa Prima Terraces ang ibenta nyo. Okay, then I'm letting go of Prima Terraces then. Ito ang pansamantala lang naman yan eh. Hanggang makabayad lang ako sa banko. After that, makakahiram na ako ng panibago to start my own business. Yes, sir. Favor lang to, ma. Sana hindi na umabot sa boss mo to. You know, Enrico's a friend, pero alam ko sa ngayon, nasa panic siya ng board. And of course, Jenna, ayaw lang malaman nila na nagbebenta ako ng mga ari-ari ako. Opa, sir. Okay. Thanks, Tom. You got it. Thank you. After yan, mo, ha? Crush mo si Waldo? Wala yung panahon sa love life. Ang priority niyan, family. Sige na, back to work. Come in, sir. Mm. Okay. Cool. Oh, sir, hindi dyan. Ha? Dito tayo. Okay na mo. Bilin po yan ni Bossy. Kailangan ito talaga? Yes. Sige na. Bagay ka dyan. Sige po, kunin ko lang po yung mga documents for your signature. Ano naman?
reality show. Alam mo. Bagsak na sila.